Shalom! Kamusta kayo? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Salamat sa Diyos at muli niya tayong binigyan ng pagkakataon upang purihin siya sa araw na ito. Alam kong handang-handa na kayo, kaya naman huwag na nating patagalin pa. Tumayo ang lahat at tayo ay mananalangin sa Diyos upang hingin ang gabay mula sa Kanya. Tayo ay umuko at ipikit ang ating mga mata. Aba, Ama naming Hari, Diyos ka po naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na bigay mo sa amin at sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay at kalakasan. Patawarin niyo po sana kami sa mga nagawa naming hindi mabuti at tulungan niyo po kami na maging mabuting mga bata. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Sana po ay marami kaming matutunan. Gabayan niyo rin po ang aming guro na laging gumagabay at nagtuturo sa amin. Ito lang po ang aming hiling sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Mga bata, bago ko simulan ang ating kwento ngayon, ay mayroon muna akong ipapagawa sa inyo. Handa na ba kayo? Okay, magaling! Madali lang ang inyong gagawin. Ipikit nyo ang inyong mga mata. Ngayon, ano ang inyong mga nakikita, mga bata? Mayroon ba kayong nakikita? Tama, wala. Ngunit, kahit na wala tayong nakikita, kapag ang mata natin ay nakapikit, ay maaari pa rin nating marinig ang mga nasa ating paligid. Naririnig niyo ba ang nasa inyong paligid? Magaling! Ngayon ay subukan naman ninyong hawakan ang inyong mga katabi. Nahahawakan niyo ba ang inyong katabi? Tama! Kahit na nakapikit ang ating mga mata, ay maaari pa rin nating marinig at maramdaman ang nasa ating paligid. Ngunit alam niyo ba, mga bata, na noon ay may isang panahon na talagang wala, as in wala. Wala ang lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo. At yun ang ating pag-aaralan sa ating aralin ngayong araw, na may pamagat na ang paglikha ng Diyos sa mundo. Ito ay mababasa natin sa Genesis Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang 31. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw. At ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito.
Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga." At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig." At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, "Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid." Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, "Magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig." Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki at maliliit." At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa. At lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw. Sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga at ito'y naging napaka-espesyal na araw sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ano ang mga aral na dapat nating matutunan sa kwentong ito?
Tara at ating alamin. 1. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang may likha ng mga bagay dito sa sanlibutan. Nilikha ng Diyos ang mga bagay ayon sa kanyang kagandahang loob. Kaya naman bilang kanyang nilikha, tayo ay nararapat na magpasalamat at pumuri sa kanya. 2. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ang talatang ito ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay nasa larawan ng tao, sapagkat ang Diyos ay espiritu. Tayo ay nasa larawan ng Diyos sa kanyang moral, espiritual, at intelektual na kaligtasan. Tayo ang pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos sapagkat sa lahat ng kanyang nilikha, tayo lamang ang natatanging may kakayahan na nilalang dito sa lupa at sa langit. Kaya naman tunay na napakapalad natin. 3. Pahalagahan at mahalin natin ang lahat ng nilikha ng Diyos. Tayo ay binigyan ng Diyos ng kapamahalan sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya naman nararapat lamang na tayo ang unang magpahalaga at magmahal sa mga ito. Ating alamin ang inyong natutunan sa kwentong ito. Kumuha ng lapis at papel. Piliin ang tamang sagot sa bawat tanong. Tapos na ba ang lahat? Ngayon naman ay ating alamin ang mga tamang sagot. Ayan, tapos na tayo sa ating activity. Nais ko lamang mag-iwan sa inyo ng ating memory verse sa araw na ito. Lagi niyo itong tatandaan ha. Maaari niyo itong isulat sa papel o kaya naman sa inyong notebook. Juan Kapitulo 1, Versikulo 3. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Tayo ay magtatapos na sa ating pagtitipon. Kaya naman, tayo ay tumayo at muling manalangin. Aba, Ama naming Hari, salamat po dahil natapos po ng maayos ang aming pag-aaral ngayong araw. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakamali sa araw na ito. Ang kwento po na aming napakinggan, sana po ay magamit po namin ito sa araw-araw na pamumuhay. Ingatan po ninyo kami sa lahat ng oras. Magkasama-sama po kami muli sa susunod na pag-aaral. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus. Amen. Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing, nagturo ka sa akin ng kailanmin may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y mispa muna o puro ko sinisinta, maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Ispa na muna aking kamag-aral na minamahal. Ispa na muna sa guro ko nagpapagal.
nais panahunan aking kamag-aral na pinamahal. Miss panahunan sa guro ko nagpapalag. Miss pa na.